Hello mga math-tusiast! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. At andito na naman si Teacher Maria, ang inyong math buddy para tulungan kayo sa mga tanong nyo sa math. Okay, so eto ngayon yung request video natin tungkol naman sa decile kasi ang sabi niya, iba daw yung video guide na ginawa ko. So mga anak, talagang magkakaiba-iba tayo ha kasi wala pa tayong mga module. Ang gawin nyo, intindihin nyo lang kasi pare-parehas lang naman ng formula, pare-parehas lang naman ng procedure yung ginagawa. Okay, pero bago ko simulan ng video tutorial na ito, siguraduhin na munang napindot nyo na dyan ng like button. O sige na, pindutin na. At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na rin dyan ang subscribe button at i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay na, na-like, na-subscribe at na-hit na rin ang notification bell. Kung okay na, tara na, simulan na natin. At andito na naman ulit tayo sa segment ng Tugon ni Teacher Maria na dapat i-upload ko sa Facebook page natin na Love Math TV. Pero dahil hindi pa kayo nakafollow, nandito pa rin siya ngayon sa YouTube. Pero mga anak, sana next week sa Facebook page ko na ito ma-upload kasi magkakalabo-labo ang mga videos dito pag lahat dito ko in-upload. Ha? Kaya mag-follow na kayo, dito nyo ako i-message. Okay, now, let's have this one. Mrs. Marasigan is a veterinarian. One morning, she asked her secretary to record the service time for 15 customers. Yung given nyo, iniba ko ha? So, the following are the service times in minutes. Find the value of 2nd decile, 6th decile, and 8th decile. Okay, so bago natin isolve yung mga yun, kailangan muna naka-arrange ito in ascending order katulad nung sa quartile. So, lahat to ha, mapa-percentile, decile, or quartile, dapat naka-arrange muna sila in ascending order. So, ano muna yung pinakamababa dito? We have 18. So, i-cancel na siya para hindi malito, ha? And then, 21. Next to 21 is, sana kaya palang mata ko, gabi na kasi eh. 29. And then, next to 29 is, oh, see, may nakaligtaan. 26 muna. Okay, 26 muna, ito yon. And then, 29. Next to 29 is, pwede na ba tayo sa line of 3? Okay na. Pwede na tayo kay 36. Oops, hindi 36, 33. Hala, malabo na yung mata ni Teacher Maria. And then 36. Okay, next to that is 38. Okay, next to 38. Pwede na ba kayo 4? Okay, pwede na kayo 4. We have 47. And then 49. Oh, no, 48 muna. And then 49. And then 53. And then, 56, dalawa, ayan, and then, 57, and 61. I-check natin kung ang nakuha natin ay 15 nga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. Mas magandang nakalabel na yan ha para mamaya alam natin kung pang ilan yung data. Ngayon, dahil ang pinag-uusapan natin ay decile, okay, ang denominator ng formula natin magiging 10. Natatandaan nyo, pag quartile, you have QK is equal to 1 over 4 N plus 1. Dahil quartile to quarts, fourth, divide yung data sa 4, kaya 4 siya. This time, decile, 10. Ha? So, ang sinasolve natin dito ay D2. Ang denominator natin ay magiging 10 kasi dinidivide niya yung data into 10 parts. Ha? So, we have D2 is equal to, yung formula muna para hindi kayo marito. So, we have the formula, wait. Okay, so lagay natin dk is equal to k over 10 n plus 1. Yan yung formula natin, ha? Wherein yung k natin depende kung pang anong decile yung hinahanap. Since second decile ito, so you have d2 is equal to 2 over 10 and then n plus 1. Ang n natin ay equals kay 15 kasi 15 ang
15 lahat-lahat ang data natin. So, 15 plus 1. So, you will have here. Okay. Pasensya na mga anak ka kasi nung oras no, 12:07 na i-edit ko pa to mamaya para lang sa mga request ninyo. Okay, so we have here 2 over 10. So, you have there 16. 15 plus 1 is 16. So, 2 times 16 is 32 divided by 10. It is simply, how many? 3.2. O, ganun yung shortcut pag nagdi-divide ng 10 ha. Move ka lang ng isang decimal place kasi 0 lang naman to. So, 3.2. So, ibig sabihin yung data natin nasa 3rd and 4th. So, katulad lang ng procedure natin kay quartile ha. So, D2 is equal to, ano ba yung 3rd data natin? Sulat natin. Ang 3rd data natin ay 26. Ang 4th data natin ay 29. Okay? So, D2, 26 plus... Okay, yung decimal niya, 0.2 times yung difference nung 4th and 3rd. So, 29 minus 26. So, you will have your 26 plus a 0.2. What is 29 minus 26? 26 and 7 and 8, 29. So, 3. You will have here now 26 plus 0.2 times 3 is 0.6. So, you will have 26.6. So, your second decile or your D2 is 26.6. Okay, now how about if we have the 6th decile? So, D6 yung hinahanap natin. Ang formula natin will be 6 over 10 n plus 1. Okay, so 6 over 10, ang n natin ay 15 pa rin plus 1. So, you will have your 6 over 10 times 16. Okay, so what is now... 6 times 16. Or pwede naman, i-lowest term na natin para mas mabilis, di ba? At hindi masyadong marami. So, ito ay divisible by 2. Ito ay magiging 5. Ito ay magiging 8. 6 times 8 is 48 divided by 5. What is 48 divided by 5? Pinahirapan pa yung sarili eh. So, let's see here. Pwede naman 16 times, ano yun? 16 times 6, and that is 96, divided by 10, that's 9.6, okay? So, pareho lang ba pag 48 divided by 5 yung ginawa ko? Pakita ko lang. 48 divided by 5, o 9.6, pareho lang sila, ha? Pinakita ko lang yung both strategy, yung kapag naka-lowest term or kapag diniretso natin siya. So, you will have here yung 9th term, and yung 10th term. Okay, so ano ba yung pang-9th natin? Ang pang-9th natin, o see, dahil may label na sila, mas madali natin ma-identify. 48 and 49. So, ang 9th term natin ay 48. Ang 10th term natin ay 49. Tama, makakalimutin na talaga si ma'am. Okay, so we have here D6 or decile. A 6th decile is equal to, ang 9th natin ay 48 plus yung decimal part nito which is 0.6, okay, times yung difference nitong dalawa, 49 minus 48. So, you will have here 48 plus 0.6 times 1 kasi 49 minus 48 is 1. So, you will have 48 plus 0.6. So, you will have 48.6. So, this is our D6. And lastly, for our 8th decile, okay, so you'll have here D8 is equal to 8 over 10 and then 15 plus 1. Dinerecho ko na ha. So, 8 over 10 is 16. Okay, so idiretso ko na rin to. 8 times 16, 8 times 16 is 128 divided by 10 is simply 12. Ano to? Ano nangyari? 12.8, ha? So, you will have here 12.8. So, ibig sabihin, nasa 12th term siya and 13th term. So, hanapin natin yung pang-12th and pang-13th. Okay? So, ang pang-12th natin ay 56 and pang-13th natin ay 56 din.
So 56 and then 56. So we have here D8 is equal to 56 plus ito, yung decimal point natin, 0.8, or yung decimal part natin. And then yung difference nila, 56 minus 56. So you will have 56 plus 0.8, and then this is 0. 0.8 times 0 is 0 lang yan, kaya ito ay 56. So our D8, anong yari? So our D8 is 56. Ayan, sana natulungan ko kayo dito sa request ninyo about decimal. Ngayon kung natulungan ko kayo, please i-comment yan dito sa ating comment section na alam nyo naman na sobrang mahalaga ang mga comments ninyo para maapit ang video na ito at makita rin naman ng iba. At sa'yo, nang nag-request ng video na ito, sana ma-share mo din agad-agad sa mga classmates ninyo, ha? Kasi alam ko, kung nahihirapan ka, nahihirapan din sila. Huwag tayong maging selfish. I-invite natin sila lahat dito sa YouTube channel natin para mas lalo pa tayong dumami. At laging tandaan, let's spread the love of math. Thank you and mag-comment na. Bye!